nito ang Aliaga noon. Bago manungkulan si Mayor Vargas. Ngayon, maligaya ang mga magsasaka. Napadali ang paghahakot ng ani mula sa bukid patungong kabayanan. Mabilis ang transportasyon patungong iba't ibang barangay o maging ibang bayan. Komportableng paglalakbay patungong lungsod ng kabanatuan. Bukod sa pangtransportasyon, ang mga ipinagawang konkretong kalsada ni Mayor Vargas ay nagagamit ding bilaran ng palay ng marami nating kababayang Aliagueño. National at provincial road mula lungsod ng kabanatuan na babagtas sa San Felipe'ng Bata. Bukot hanggang makabukod ay konkreto na. 100% din ang provincial road mula barangay Bukot hanggang La Purisima na nag-uugnay sa bayan ng Quezon. 90% ng mga kalsadang nag-uugnay sa bawat barangay ay konkreto na. Ang ilan naman ay kasalukuyan ng ginagawa. Nabutan ko pa yung metroline dito sa Aliaga, yung buong bayan eh. Tapos may mga tulay na papunta sa mga bahay-bahay. Buong bayan nga, metroline. Nakita ko yung kalsada talagang lubak-lubak, saka yung tulay ng bukot na yun. Doon sa pagbaha, nasira pa, hindi madaanan eh. Kaya umiikit kami rin sa San Pablo ng Bata. At yung mga kalsada na yan, pagkatagaraw, hanggang tuod ng Aligabok. Nakatapos pagkatagulan, binibiro pa kami, may tinatamdo ng palay. Tsaka dadaan ng nakasasakyan, tabala ko eh. Tapos si Mayor Vargas na, bihira ng barangay nila si Cimento eh. At yung iba ma, kung hindi nangyayari ngayon, tigakapraso na lang. Bukod sa mga kalsada ay naipagawa na din ni Mayor Vargas ang mga pangunahing pasilidad na kailangan ng pamahalaang bayan ng Aliaga at ng mga mamamayan nito. Ang Rural Health Unit o RHU ng bayan ng Aliaga ay itinayo upang magkaroon ng kaganapan ang mas malawak at epektibong serbisyong pangkalusugan at nutrisyon ni Mayor Vargas. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalaking RHU sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Katunayan, mas malaki pa ito sa ospital sa ilang bayan at lungsod sa ating lalawigan. Sa ngayon, sa tulong ng mga mahuhusay at makaransang mga manggagamot sa ating RHU, ay mahusay nang nabibigyan ng libreng lunas ang mga may sakit na tuberculosis. Bilang pagkilala ng pamahalaang bayan sa pangangailangan ng mga kababaihang Aliagueño, itinatag ang Laying In o Paanakang Bayan upang di na pumunta pa sa kabanatuan ang mga inang magsisilang ng ikalawa at ikatlong sanggol. Ang Municipal Hall ng Aliaga, bagamat ito ay masasabing luma na, pagmamalaki natin ito ang isa sa mga kauna-unahan at modernong gusaling pangpamahalaan na naipatayo sa kanyang kapanahunan. Kaunting renovation lamang ay makakaagapay na ito sa mga bagong gusali sa ngayon. Ang Aliaga ay isang flood-prone na bayan kaya sinikap ni Mayor Vargas na makapagpatayo ng isang evacuation center na siyang magiging takbuhan ng ating mga kababayan sa oras ng baha at kalamidad. Bukas ang Aliaga Municipal Gym para sa lahat ng mamamayan ng Aliaga. Ito ay ipinatayo upang mapagdausan ng mga malakihang pagtitipon, programa at gawaing pampalakasan. Sa kasalukuyan, ang multipurpose building na ito ay inookupa bilang tanggapan ng mga senior citizen at ang kabilang kwarto naman ay bilang opisina ng mga empleyado ng 4Ps. Pinatayo ito upang pagdausan ng mga pagpupulong o anumang maliliit na okasyon.
Kabuuan, Divisoria of the North. Ito ang magiging sentro ng kalakalan di lamang dito sa Aliaga, kundi sa mga karatig na bayan at lungsod. Buong suporta ang ibinigay ni Mayor Vargas sa Silex Project sapagkat ito ay magbubukas ng iba pang oportunidad para sa Aliaga. Inaasahang lalo pang sisigla ang negosyo at komersyo sa Aliaga, di lamang sapagkat magkakaroon ng toll plaza, kundi pitong barangay din ng Aliaga ang dadaanan ng Silex.